Kailangan yung proof. No, ma'am. Na-upload ko sa YouTube, pero ako private. So, sa akin, magdala na ako yung private. Public na. Okay. So, ayun, ma'am. Kailangan rin siya na gusto ko ngayon. Hindi ako piktado ako eh, kasi nga, nagulat eh. So, wala sinabi, basta ito eh. Hindi lang siya qualify. Parang, siguro nag-aaway sila ng asawa niya na matindi. Ano ko, mga bata ko yun. Anak na yun. Kaya na natin. Kasi ang dami na naman. So, kaya ako pagpapulong. Okay? So, ito, pinuli siya ng Panginoon. Yung itong ito, ha? Na yung centurion. So, ang lesson natin doon is, nangyayari natin, yung pananampalataya ng centurion. Nandun yung alam niya kung paano ang Panginoon, may authority siya sa mga tao. Ang Panginoon, ganoon din. So, ganoon siya magpagaling na may sakit. Paratikan niya. At nabanggit doon yung many shall come from the east and the west. Yung sabi po niya ay itong mga Hudyo na minsan ang mga malaki sila na sila Hudyo. So walang hindi sila magbago. Manapalataya sa Panginoon. Wala lang yun. So, pinili nga sila ng Panginoon dati yun. So ngayon ang mga piniling tao na ng Diyos ay mga Kristiyano na manapalataya. Ano. Okay, kaya sabi dyan, maraming pupunta kung gagaling sa iba-iba, sa east and west, at makakasama si iba na isa kay Jacob. Pero yung iba, hindi mananampal tayo sa kanila, especially mga Hudyo. Kasi nga, ganun na nag-idea nila eh. Sa kaman. Okay? So, pero sila ay gusto na lang para tayo ang makahamit sila. Okay, pakita natin, gumaling nga. So, yun po yung aking naging lesson last week. So, ngayon ang Matthew 8, 14 naman tayo. Napaka-exilam ito, tapos tuloy na lang natin. Another set, the next set of passages, Matthew 8, 14, 15. Okay, basahin ko na lang. When Jesus was coming to Peter's house, he saw his wife's mother laid and sick of a fever, and he touched her hand, and the fever left her, and she arose, and ministered unto them. So, ganun kabilis, no? So, ngayon, ay napunta isang araw sa bahay ni Peter at ang kanyang asawa, nanay ng kanyang asawa ay may sakit. At, simple lang to, straightforward, no? At, pinagaling niya kasi, nagpapagaling naman siya sa ibang place, why not there? So, at nabanggit lang na yun nga, siya'y pinagaling at ang lagi pinagkukuha na dito ng lesson nung after nun. So, kung siya'y gumaling, nag-minister na agad siya. So, alam niya mas na tinitake niya as parang ganun din daw tayo, dapat. No? So, tayo ay may sakit, spiritually, no? Hindi tayo lagi malakas, pero nakapalakasin tayo sa salita ng Diyos, at ano pa yan. Minsan, talaga physically din, nagkakasakit, tapos nagagalit tayo. Ano dapat natin gawin? So, nalimpod na agad, tuloy na ulit. Para hindi tayo magkasakit. Minsan, sabi nito sa Presbyterian, di ba? Kaya ang isa sa mga dahilan, hindi lagi, pero isa sa mga dahilan, bakit tayo nagkakasakit ay kasalanan. So, ayun, bulit ko na tayo. Ganyan lang siya, yung question mo doon. Wala eh, no? Ang pinaka-isa sa mga highlight din siya, yung may asawa nga si Pedro. So, alam niyo ba yan? Alam niyo natin sa amin, alam niyo tayo. Kasi siya. Ha? Siya tayo unang book. So, yun ang mga heres sila nga ako. So, aninaw dyan, mayroong asawa si Peter. Hindi lang po sa Matthew na sulat dyan. I think sa isa pang gospel. Okay? So, ang Panginoon ay papagaling, okay? And then, hanggang ngayon po, kung di na tayo naiiwala sa mga special healing, dahil pinanalangin kita, ikaw ay lumaling. At kailangan doon. May nakamula. So, gusto ng Panginoon, magaling tayo na ito. Obviously, karawapan ng Diyos. Minsan, ginagamit niya yung sakit. Kasi Paul, ilang beses niya, tatlong beses niya pinanarami. Kaya yung sakit, di nga inalis ng Diyos.
May gamit na sakit din sa natin. Maalala natin na hindi para tayo yung sigal natin. Patuloy po tayo. Sabi dyan, when evil was come, 16, they brought unto him many were possessed of devils, and he cast out the spirits with his word, and healed all that were sick, that it might be fulfilled, which was spoken by Isaiah the prophet, saying, himself took our infirmities and bare our sicknesses. So, dalawa na namang passages, or dalawang verses, isang grupo ng passages na, yan ay maiksing kwento lang, pero matang ano eh. So, ang takbo dito is, ang Panginoon ay papagaling ng mga may sakit kanina, yung meron niya, meron na yung guitar. Ngayon naman, yung mga possessed ng devil. So, gusto mo pag-usapan ngayon yan? Yes. Hindi na lang natin eh. So, paano ba nag-possess ng devil? Ano ba yung devil? Okay? Nag-aralan na natin yan. So, kung sinabi possess ay sinasakyan. Isa yun sa mga mahiwagang mga action at mga happening event mo sa New Testament, even though the Old Testament. And dami ko nang narinig dito kung ganyan yung na-mention eh. Ano ba yung muna yung devil? Diba? Ano ba yun? Kung nakakita ka dyan ng lasing, demonyo na, ganun pa dito ka. Pero madalas may demonyo rin yun. So ano ba yung mga demon? So, in the beginning, ang mga bata, sorry to. So, ginawa ng Diyos lahat, diba? Pero, hindi malinaw actually kung kailan ginawa yung angels. Okay? Pero ang assumption natin, dahil, spiritual being, heavenly being, hindi nila kailangan yung earth. So, malamang sa hindi, ay ginawa sila before yung earth, before yung salimutan. At aming nabanggit sa Isaiah na sila nag-rebelde, one-third of the angels. Okay, ang Diyos, then the angels. Yung angels na yan, mayroon din silang self-will, katulad natin. So, nakita nila ang Diyos, mga pangyari ng Diyos, mayroon din silang pangyari. Pero, mayroon din silang kontento. So, sila nag-rebelde, at pinalo sila ng Diyos. At pinapon sila dito sa mundo. Kaya ngayon, si Satan, wala sa impyerno, ha? Hindi ko yan, pag-ala. Kaya, makikita natin dito sa isang takbo na to, ito yung mga medyo extreme case na pinapasuruan ng demonyo yung tao. Parang nangyayari yun. So, hindi ko rin masyadong masabi. Pero ang alam kong pinapasuruan ng demonyo yung mga medyo na gano'n din. May ginawa rin medyo nilaro niya rin yung mga bagay na yan. Okay? Either tine-attempt niya yung devil or may mga pinapasok nila talaga. Okay? So, maraming pwede yan sa Old and New Testament. Ang ginagawa nila yung mga satanisa, umasamba sa demonyo. Okay? At kaya nga, iniwala tayo yung mga statues na sa Bible din, sa Ephesians. May yung mga ribulto, may mga demonyo yan. Okay? So, kung hindi pala kailangan magtagumpayan yan, i-play natin. Kaya maganda dyan, binugugog. Okay? Hindi kayo lang matakot dyan. Iligtas kayo from survival. He is more powerful than greater is He that is in you that He that is in the world. So, mas makapangyarap na kayo kaysa sa Satan. Ayun pa. So, yan. Yung mga devil yan. Kung ano yan. Marami yan. Hindi naman ganun marami. Mga million daw yan. Hindi naman billion. Pero ang dami pa rin ng billion. Eh kung dito lang, may nakasign sa ating sampo, hindi na sa protection ng Panginoon. Kung save naman kayo. Hindi naman basta-basta gumagalaw yan, hindi inaalaw ng Diyos. At nasabi ko nga kanina, mara, yung ano mo, ginawa mo yung bill house, yung bahay mo. Unti-unti yan, magpasok ka lang kung ano-anong ribulto dyan. Yung iba daw, yung mga bold, yung nakalagay pa dyan, inuman kayo dyan. Kung pumapasok yung lumalakas sila dyan, nananahan sila dyan.
Kaya nakakayosap tayo sa protection ng mga yan. Ito yung isang instance na na-possess. Pag sinabi ng possess, ito yung hindi na basta lumalaban at talagang pinasukan na. At ito pa, may pag-asa pa ba sila? Yes. Okay, so nabalik pa rin na, di ba, yung mga sumasama kay Sakanas. May pag-asa pa ba yun? Wala na. Wala na, di ba? Bumaba na kay Sakanas, di ba? Wala akong nakita ng gano'n, no? Pero yung iba na, kaya pinoposes pa lang, may pag-asa pa yun. Okay, actually, I believe, lahat tayo na influence yan to some degree or another. So, ito ay pinalayas ng Panginoon yung masamang espiritu. So, paano pinapalayas ang masamang espiritu? Okay, sino may masamang espiritu ngayon? Okay, kung may kinagalitan, walang misteryo dito. Sabi lang dito, sa pamamagitan ng kanyang salita. Okay, so ako yun, naalala ko nung dati, nang nakabili ng process, pero may mga masama tayong gawi. So, ang daming masamang ugali, masamang maling mag-iisip, maling-maling, okay? Mga habits din, mga masa pinaglalaban mo pa, okay? Kasi nga, andun ka eh, under the influence ka eh. Hindi na ako possess, no? Pero, yan ay nagagapi, no? Kung kayo, salamat kung dito kayo lagi, mga bata, nilalabanan natin yan. Lalo na pag kayo, di ba, sa mga sabi siya, ang battle nyo, yung makinig lang eh. Yun lang. Paglaban mo yung makinig. Ah, ano kaya makikinig? May kinig ako. Gusto ko mangulit. Ha? Makatempet ko. Pero kailangan ko makinig. Dahil yung salita ng Diyos ang may kapangyarihan na, ano, dami bagay. Isa to sa mga pagpalis ng spirito. Masamang spirito. At magturo, magbigyan ng wisdom, mag-instruct, mag-review. Kailangan kong pagalitan. Okay, mapansin mo, iba yung pagalitan ko kasi sana ko, kung ay pakinggan kami, iba dito, iba yung instruction ng salita ng Diyos, wala pilitin kasi dito eh. So, gagamitin natin yung pangunawa natin, stress, spirit ko ng Diyos. Okay? So, maging sensitive kayo sa pagkilos ng Panginoon. Ngayon, pag sa labas tayo, okay, yung instruction ng anak minsan na kailangan paluin, di ba? Iba yung instruction natin. Pag nasa church tayo, iba rin. Okay? Kaya sabi lang dito, ang pag-cast out niya ng devil is committed sa kanyang salita, okay? And sabi lang dito, and healed others, hindi yung nag-aksidente, madalas ay hindi, kung alam niyo yung kwento dun sa Mark, di ba? Yung ganun din, inalis din yung masamang espiritu. Pagkatapos niya nung i-cast out yung devil, gumaling siya. Nung una, baliw siya eh. Diba? Nakatira siya sa mga, ano ba yun? Libingan, caves, saka sa mga tools. Parang siyang si Raulo, basically. So, inihiwa niya sarili niya. At lakas-lakas niya, no? Disanib talaga eh. Pero nung inalis ng Panginoon yung bad spirit, evil spirit sa kanya, religion, gumaling siya, tumino siya. Okay? And so, kaya meron tayong argument dito na kaya minsan hindi tayo, hindi natin alam lahat ang nangyari sa ayas. Yung gamot, hindi natin alam kung paano gagaling. Ang magpapagaling, I mean, no? Mga anak ko, minsan, ano ang gagawin ko dito? Parang, minsan, ako po sa prayer, at yung kaya mong gawin, kaya mong sinabi sa salita ng Diyos, gawin mo na. No, yan, mga behavioral problem, no? So, dati kami, school hindi ko alam. Bandang huli, gumakakay naman. Tsaga-tsaga lang, mga magulang, kailangan mahalin natin yung mga anak natin. Yun yung pinaka. Kasi pag nawala na yun, na hindi ka na mag-iisip, bahala ka na, wala ka na pag-asa. Yun yung mahirap na lumating. Gusto, makulit. Okay, pag-asa na, matapay. Okay? Okay, Johan? Johan. Ayan, okay, Johan. Okay? Okay, kaya sabi dito, that it might be fulfilled because of it. Kasi yung pagpapagaling ng Panginoon is may pinufulfill. At alam natin yung mga sinabi sa Old Testament na nagpapatotoo naman sa New Testament yung ginagawa ng Panginoon ay nagpapatibay sa ating pananampalataya. Dahil the fact na sinabi dati at nangyari noong time na to, pinapatunayan nila si Jesus Christ ay kung sino siya talaga. Okay? So yun lang po yun, no?
So tayo, may mga sakit ba tayo? Itong mga bata, kahit tayo, ihataw tayong tompak, di ba? Ganun eh. Hindi naman ako lagi ganito, pero pag tinotompak ako, Pag-gutom. Magwawalan eh. Pero, magagamot yan. Naniwala kayo ako dati. Tumot sa kumain, di ba yun ha? So may mga, mayroon lang yung mga bahay eh. Dito sa Wiz, dito sa atin din. So yan. Okay. Dato masyadong pag-usapan, baka... Pero actually, may... Hindi ko lang hindi ako sila makahandaan. Ano yung demon, yung mga ganun pa eh. Demonology. Hindi tayo mag-master doon, yun ang gusto ko lang sabihin. Practice yung basic alam natin, ang protection natin sa Panginoon. Okay, si Stephen dati, nung medyo bata pa to. Sabi ko lang kasi, wag manood lang kung ano-ano eh. Dati may TV Plus ka, hindi ngayon. Kaya naman nila ang TV Plus. Yung mga katatokotan. Pag gabi, hindi na makatulog. Takot na siya. So, play ka lang. Doon din siya natuto mag-play. Kasi nga, horror kasi. Pinapakita niya mga demonyo niya eh. Horror niya. Nire-reclaim nila. Yan. So, nagagamot naman, di ba? So, natuto kang mag-play. Mas makapangalian ng Panginoon. Magtiwala ka sa Panginoon. Wala sa Panginoon. Hindi ko nakikita yung evil. Nakatakot. Nakatakot talaga yan. Pero, eh, sa impyerno nga, niligtas ka niya. Yan ang pangbagay niya. Diba? So, puprotekta tayo ng Panginoon dyan. Okay. So, go on tayo. Marami tayo. 1, 2. Okay, ito na yung medyo mahaba. Pero, yan ang masaya itong part natin. Okay, so again, itong narrative sa mga gospels, mapansin nyo, iba-iba minsan yan. So, hina-highlight lang kung sino yung author, yung mga importante na pwede natin pagkuhaan ng aral. So, another tag po, sabi dito, now when Jesus said, so, great multitudes about Him. So, ito din, nakapaligid sa kanyang mga dami tao. He gave commandment to depart to the other side. Okay? So, ito yung isa mga tagpo na umali siya doon. Sa akin nalalagyan niya. And sabi nito, and a certain scribe came and said unto him, Master, I will follow thee with whosoever thou goest. So, parang pinapaalis lang itong mga iba. Kasi, alam niyo, ministry, bagay din, alam natin na schedule tayo, di ba? Kaya maganda ito, may schedule tayo dito, panglaban natin, kasi hindi naman tayo lagi na sa church, di ba? So may schedule lahat yan eh. Kaya ito sinasabi dito kasi, may isang nagmarunong ata ito, di ba? Sabi, susunod ako sa'yo, susunod ako sa'yo. Tama naman yun kasi may mga tayo talaga na yung mga taga-sunod niya, katulad ng mga disipulo niya, ay sumusunod niya, wala nang uwian niya. Pero, ito yung, I believe, may tuturo sa akin ng Panginoon. So, mayroon daw mga scribe na sabi dyan ay susunod sa kanya. Pero ito sabi ng Panginoon, when Jesus said unto him, the foxes have holes and the birds of the air have nests. So, yung mga fox, sabi niyo fox, malang aso ng mga wild. The birds of the air have nests. So, sabi, may bahay yung fox, may bahay yung ibon. Sabi niya, but the Son of Man hath not where to lay his head. Ibig sabihin nga, paano ka sasunod? Paano ka, sabi dyan, sasama ka, I will follow thee. Saan ka sasama sa akin? Sabi niya, gano'n. Hindi, wala akong sariling bahay eh. Wala akong sariling kama. So, ganyan ang condition niya ngayon. Kung yung gagamitin ito ka na yung mga ginagamit ko na ano, dapat lahat tayo, wala tayong bahay. Wala tayong bahay. Yung mga ganun, extreme yung ano eh. So, mayroon ganyan sa nagtuturo ng ganun. Talagang nakakaawa. At yung ginagawa niya sa hindi nakakaawa. Pero hindi ganun tinuturo dito kasi, again, ang context dito, may nagsabi sa kanya na gusto siyang sumunod.
bakit ayaw niya pasunodin ngayon? So obviously, sinusubukan niya ito. Itong tao ito, parang yung ano rin, yung... Alam niyo yung ano, yung alatin niya. Rich young owner, sabi sa kanya, Lord, nagawa ko na lahat. Ano pang kailangan gawin para maligtas ako? Hindi sinagot ng diretso ng Panginoon yun. Kasi nga, alam niyo yung nasa puso ng tao. Kaya bandang muli, sinabi niya na ito yung gawin mo at hindi niya ginawa. And then, by telling that, by saying that na benta mo yung pera mo, napakita ng Panginoon yung puso ng rich young ruler sa kanya mismo. Nung siya umalis, at least daladala niya yung aral na yun. At tayo din, nakita natin yung aral na yun na huwag kang mag-ayabang, huwag mong nasa iyo na lahat. Hindi mo alam lahat, nagawa mo lahat, umihirapan. Walang nakagawa. So parang sinasabi yung Panginoon doon, hindi ka lang. Okay ang seriousness na yan, pero ilagay mo sa lugar. So ganun din ito. Parang sinasabi niya dyan na, at baka nasa palagay mo naman ako, eh, ano. Kasi marami pong nagtumutulong din sa kanila eh. Hey Jesus, sa time na yan. So parang sinasabi lang yan na, wala akong sarili bahay. So sabihin, huwag kang mag-expect na pag sumunod ka sa akin, ako nagpapakain ng 5,000, 4,000, yayaman tayo. Hindi, ganun. Pagliligo na ginagawa natin, na sinasabi doon, actually, may kasunod pa dito. And, may kasunod yan, di ba sabi yun? And another of his disciples said unto him, Lord, suffer me first to go and bury my father. So, sa unang basa ko dito, yung bata pa ako, ang sama lang mo ng Panginoon. Ililibig lang yung tatay, hindi pa. Pero ang sinasabi dito is, pag tinignan mo yung context niyan, kung sabihin ito ay parang pinaghihintay niya ang Panginoon. Kung sabihin ito, hintayin mo munang mamatay yung tatay ko, hindi mo sabihin. Okay? Hindi yung patay na agad. Tapos, kung sabihin ito, daya ko munang tumanda yung tatay ko, pag mamatay na, saka ako mag-lilingkod sa, yun, ang full time. So that's wrong. Nako niyo ba yan? Sabi, hintayin ko munang mamatay yung tatay ko. Matagal na yan. Tanda mo lang yun. So okay lang yun yun. Pero, yung sabi ng Panginoon, yung urgency. Huwag ka nang maghihintay pa kung maglilingkod ka. Ngayon ha. Ngayon, ang tingla natin ako minsan dyan, kahit ako dati. Parang ang tema kasi lagi is, ngayon na, ngayon na. Ngayon pala maglingkod. Pero maganda, ilan na nalimbas na rin, maganda ka sa katulad din ng Stephen, mga kabataan dito. Alamin mo yung kalooban ng Diyos, unti-unti, gawin mo yung dapat mong gawin, kaya mong gawin, gawin mo na. Tapos, okay, sa mga batang katulad ni Stephen, ano yung kailangan mong kaya mong gawin para sa Panginoon? Magalit na lang piyado. Unti-unti yan. Basa ka ng Bible, hindi ka agad susunod ng sunod na sunod. Obviously, kaya kami pastor, ginagabayan ko. Pero, kung sabi nito, urgency is ganun. Lahat ng kaya mo nang gawin, gawin mo na. Yan lang sabi mo. Okay? Nakakuha ko ba yun? So, follow me, sabi niya. And let the dead bury their dead. Okay, sabi nito, hindi ko naman papabayaan yung mga yan eh. Kung hindi, iwanan mo ba yung tatay ko? Iwanan mo na eh. Hindi, may sabihin tayong buhay eh. Okay, maglingkod ka lang. Yan sinasabi natin. Maglingkod ka na. Ngayon na. Ano hinihintay mo? Parang ganun. Eh, hindi pa akong alam, girl. Alamin mo. Okay? So, part ng paglingkod mo yun, katulad sa sabi ko sa mga bata, ayusin mo yung pag-aaral nyo kasi kami naghahanap buhay. Yan ang work nyo. Habang nag-aaral kayo, yun yung ano nyo, nakaatas sa inyo, assignment nyo. Kung hindi ka nag-aaral ng mabuti, para kang kami, hindi nagtatrabaho ng maayos. Ganun ito yung balik. So, kung nagtatrabaho ng maayos, para may kainan pareho kayo, mag-aaral kayo ng mabuti. At yan ay lahat siya part ng paglilingkod mo sa Diyos. Okay? Kasi ang pinag-aaralan is, mabuting bagay, hindi man loko ng tao. Okay? So, yun lang po yun. May question ba tayo doon? So again, dito sinasabi kailangan maging mahirap tayo. Pero madalas sa hindi, obviously, yung likod na Diyos talagang hindi yayaman dapat ang napakayaman. Kasi sa mga iniiwasan natin yan at ewan ko darating tayo dyan. O hindi tayo darating dyan. Okay, so simple life for the preacher. Okay, and then urgent ang panawagan ng Panginoon.
a follow Christ. Okay? Okay. Yung mga simple lang mga sin. Question po. Ito kasi mahaba na po eh. Ito na yung storm. Tempest. And when he was entered into the ship, so sila mo yung ship, naman yung kwento to, ah, makabata pa, di ba? Nangyari dyan, mayroong bagyo. Sa kailan lang, bago may bagyo sa Visayas. Paskong-pasko, bagong taon, di ba? So, hindi tayo makadalit dito ngayon, eh, kasi hindi tayo madalas nagbabang ka. Pero pag nasa bangko ka daw, pag naman yan, nakakatakot ka kasi sinong larong lumangoy? Swimming tayo, di ba? Kahit magaling ka man lumangoy, pag nahiwa ka doon ng ano, nahiwa. So nagkaroon ng bagyo, sa gitna ng nasa gitna kayo ng dagat, nakakatakot yun, no? Ano yung pwede mangyari? Tumaog, malunod kayo lahat. Okay? So anong nangyari? And behold, there arose a great tempest and a bagyo. In the sea, in so much the ship was covered with the waves. Pero, si Jesus, tulog. Oo, tulog. So, pagod eh. Ikaw ba naman? Okay. And sabi nila, and his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we perish. So, nag-alala itong mga disipulo, Lord, baka tayo tumaog. No? Maganda naman, dalawang positive, no? Siyempre, tumawag sila sa tamang tao, ng Diyos, di ba? Pero ito yung sabi ng Panginoon. Kasi madalas bagyo, dito tayo magpupunta. Ano yung sinabi ng Panginoon sa tagpo na yun? Sinabi ng mga disciple, ginakabahan sila ang Panginoon, anong ginagawa? Why are we fearful? Okay? Hindi pa natin, wala pa tayo at ng full sermon sa fearful. Pero nabanggit pa natin yung dito dati na lahat ng fear ay masama. Okay, lahat yan. Except yung fear of the Lord. Okay? Matagal yun. Pag takot kayo, may kinakatakutan kayo. Be very sure na kung hindi ang Diyos yung kinakatakutan yun, negative yun. Kasi kung sa Diyos ka takot, okay lang yun. Sabihin, ayaw mo mag-asaya, ayaw mo siya makamila, ayaw mo siya matigati, ayaw mo siya magalit, okay? Okay yun. Pero pag sa ibang bagay, matakot ka sa asawa mo, takot ka sa anak mo, takot ka mangyayari bukas, next year, baka ano mangyari, o hindi mangyari. Pag ganun ang ating takot, okay? Mali yun. Okay, mali yun. Kaya sinasabi dito, why are you fearful? Kung ba't ka na natakot? So sinasabi na sa akin dito, kung may kinakatakutan ka at lahat ng fear ay negative, no? Except yung pagkatakot sa Diyos, bakit ka natakot? Bakit ka yung sarili mo? So yung mga ito, lalaki ba o babae? Bakit ka sarili mga lalaki? Dapat ano, matapang tayo. Labanan natin ang ating fear. Okay, ikaw naman yan. Bakit ako takot dito? Bakit ako takot naman madalas kinakatakot ka ng mga grabe? Ano yung kinakatakot ka ba? Yung mga ganyan. Wala. Mayroon pa rin yan, no? Mayroon. Diba, ano yung kinakatakot mo sa buhay? Fear? Wala na akong mapakain sa pamilya. Oo, yan ang ano sa amin. Nasabi ko rin sa mga binata. Sa mga binata sa amin. Parang, kung gumastos, gano'n. Wala nang bukas, ha. So kami, hindi kami gano'n. So, yun nga, takot nga kami na walang makakain. Pero, Panginoon, tapat naman. Ano pa? Sina, ano, Stephen? Sa katakot? Sa katakot? Sa talot. Sa tatay ko. Ano, sa katakot? Ipis. Takot sa ipis. Takot sa ipis kayo sa cellphone. Ipis yan. Sa katakot? Lamay.
yung takot sa palo ng tatay, okay lang din kasi respect yun. So, yun, dalawa yun. So, Diyos, sa legitimate authority. Yes, yun ang sabi sa ano, sa master team, di ba? Sa video, ano, baka takot sa banda ka, huwag nahuli ka, tapos yan. Ano ba? Si Jamie. Bagsak. Sa grade. Si Jana. Hindi, wala lang. Ha? Wala pagkain. Kasi hindi mo wala nagpagkain. Ganun din, ganun din. Sabi ni Jana, na siya nanonon daw. And sa mga young people, maraming mga bata mo rin. Pero yung mga young people na babae, yung ilan taong ka na, din? 16. Bata pa eh. Pero pag umaabot na 25 yan, wala akong boyfriend, takot na yan. Oh, ganun din, mali, mali yun. Mali yung ganun takot. Wala, di wala. Sila na wala. So, ganun din. Pwede mong gamitin yung energy mo sa pagkala. Pero mas maganda may hindi asawa. Pero hindi mo na kailangan nakakutan. Ano ba? Ang dami, no? So, sa Pasko, ang dami takot ko. So, yung amazing ko, kung sa pusit ka na ako si Pasko, kaya sinabi ko na ako sa pwede pa yun mo dyan, eh. Ano, hindi ko na nag-usap ng matagal. Sabi ko, ayun, nakwet ko na nakwet ko kasi sa amin. So, sabi niya lang, hindi lang daw ako. Hindi ko nasabi yung gusto na, so, kailangan maging na talaga depende. So, yun, pinakatakot na ng pastor, yun, pinakatakot na dalmay kayo, kung may nakaaway ako. So, ano ba ba? So, nakakatakot din, may mga sinasabi kasi ibang basang dahilin sa ganun. Nike alam. So, maraming expectation, mayroon eh, ganun. Kasi naisip ko, baka si Jana, gusto, ato, baka yung culture. Naisip ko yun eh. So, hindi pa pasok yun. Naisip ko, ang daming iniisip na namin sa akin. Pero hindi dapat. Okay? Kasi sabi dito, napansin nyo ba yung alingan? Why are ye fearful, O ye of little faith? Pagkadukso mo yun eh. Pag ikaw ay kulang sa pananampalataya, madalas takot ka. Pag takot ka, madalas ay hindi. Or lagi yan. Kulang ka sa tiwala sa Diyos. Diba? Kapag nabagay ka rin na, asawa, gutom, magsak sa grade, diba? Pagsadyos mo. Trabaho, ano ba? Ipasadyos yun. Magtiwala ka, katulad yun. Ano na ako, pinumiya natin. Ako, ang taas na ng gas. Gano'n, bumaba na ako. Ganun lang naman yun eh. Ay, umaalis yung mga gagaling dito sa Pilipinas. Hindi dagdagan natin yun. Company, gano'n ba? Uy, nag-design sa'yo mo. Paano na tayo? May papalit dyan. O may mag-rise up dyan. No? Ano yung nakatakutan natin? So, tanda natin yan. Kung tayo natakot, kulang tayo sa pananampalataya. Kasi sabi niya dito, tinuruan niya siya, sila na mag-pananampalataya. Ngayon, wala naman sa actually kailangan patunayan ng Panginoon sa kanya. Pero minsan, sa kahinaan nitong mga ito, kailangan nilang matulong, encouragement, okay? Kaya siya sabi nito, anong ginawa niya? Then he arose and rebuked the wings of the sea, and there was a great calm. So pinakita niya na siya ay may kapangyarihan over everything, actually, basically. So ito nga, nature nga ito, hindi naman pwede yun eh. Pwede ba sitahin yung ano, uy, umigil ka. Iinop yun. So parang pinapakita lang niya dito na, ang dali lang guys, ang pwede control. Chill, diba? Ganun din tayo. Ngayon, siguro, wala tayong masyadong problema. Kaya, sila pastor ang level. Laki ng problema nila, so, iyakan sila po. So, lipat-try na lang natin. Ayan, tatlo na yung, ano nila, mission nila. At, dalawa. Isa yun sa mga tatlo ng tao, nangyari sa akin, eh. Hindi pa sila independent, eh, kasi, binata pa yung sila. Sino eh, yung mission nila. So, buti si Anders ang ito. Kaya, huwag tayong matakot. Manampalataya, ilak tayo. Ngayon. Okay.
So ano pa ba? Tayo, saan, ano natin kailangan para na para tayo dito? ito, sa totoo lang, may hirapan ako kasi dati ang aking idea dito is idealistic lang. Kasi sabi, let's switch the world and then, you know, people will come in. Ganun lang ako dati. I touch the Lord. But ang daming kailangan gawin sa pastor. So, mga iniwasan kong gawin, kailangan kong gawin. So ngayon, natututo ko, kailangan na kahit ang mga to. And minsan natakot ako gano'n na walang mangyari. Pero na-encourage sa naman ng wife, pinakakalagyan ko yung Anderson. Sabi nila, nung unang Sunday nila, ano sila, sham lang sila. Eh tayo, pag-intipas tayo eh. Tapos yung first anniversary nila, pag-intipas pa sila. So, wala na encourage na maging siya nagmamadali eh. Kasi gano'n talaga, Baptist independent. Ang Panginoon ang nagdadagdag. Ano ba, ang dami na naligtas dito eh. Nasa na yan, no? Hindi natin pwedeng palaw ng palaw ulitin. Maraw naman kayo. Hindi yan eh. So, pray for them. And then, kung ano yung binibigyan ng Panginoon, hindi yun. Okay? So, not, let us not be fearful. I'm saying that to you, I'm saying that to myself. Let some faith, okay? At yun na, ano na natin. But the men marveled, saying, what manner of man is this, but even the winds and the sea obey him. So, kumbaga, again, hindi ito kailangan natin dapat lagi makita. Okay? Dating asahan ng Panginoon na, uy, Lord, kailangan ko ano, pakita ko miracle. Hindi yun, obviously, hindi, kaya nga miracle, hindi yun madalas. Matulad dito, hindi naman lagi nang ginawa ko. Para makapamingwit sila. Okay, ikaw, kahit tagbag Diyos. Hindi naman yung ginawa ito every time, okay? Ang miracle meron lang madalas ay hindi, ginagawa yan. Lalo madalas, no? May specific instance lang. Na kailangan, gawin yung miracle, ginawa. That's it. Matuto na tayo dun. Ako sa buhay ko siguro, ang miracle lang. Ang miracle. Dami na rin eh. Ito, ito nga, bagay, nakabasto eh. Pero ito, miracle to eh. Ay, pag-agnes natin dito, the fact, nandito pa rin tayo. No? Wala, hindi ko nakita ito dati. So, marami naliligtas. Hindi ko nakita yun dati. So, pero, yun ang miracle ngayon. May naalaw ng Panginoon. Okay? So, ang pinaka-message naman dito, let us, sino ba gumagawa ng miracle? Sino gumagawa ng mga bagay na hindi natin kaya gawin? Jesus. So, pag hindi natin kaya ng gawin, ginawa mo na yung kaya mong gawin, kailangan yung nagawa ko pa, Lord, gawa ko na po ito. Kung meron pa, di gawa ka pa ulit. Kasi yung mga bagay hindi mo na kaya gawin, tulad niyang mabang volunteer. Maligtas naman lang sila, tapos syempre, mas marami tayo, mas maganda, para mag-recycle, mas marami tayo, magagawa. Okay? So, yun ang ating mga goals. Mangyayari yan, I believe. Kaya kung tayo ay parang sinituturo ng Panginoon dito na, manampalataya tayo sa Kanya, huwag tayo patakot. Magkaroon tayo ng panampalataya sa Kanya. Okay, actually, mga basic to eh. Very basic, pero kailangan natin gawin to. Okay, mga bata ito, taon to bago ito matuto itong mga ito. Ayun na si Johan. Johan. Ito, kailangan pagtsagaan ito eh. Listen, ano sa'yo? How old are you? You say it. How old are you? Okay, you listen, ha? You listen? Can you do that? Can you do that? Listen. Listen to pastor. Okay, so actually, masaya na nga po ito, nakakaupo na. Okay, ganyan nga, sanayan lang yan. Ito pag mga 5 na to, nagagawa ko. Okay, question. Again. Question. So, si Jake, ano ba? Ano ba, natapos na natin yung question yan. Easy na panginginan po ulit. Daddy, basta. Yes, connect to us. Sige po. Hindi ba ako paniwala sa pagdating nyo ng Diyos?
Ano yung sabi mo, salita lang mo sa Lord? Mali pala yung Lord. Mali mo talaga. Una kami, hindi ako bumastos dyan. Sabi ko nga itong mga ito, huwag nang panoorin eh. Hindi mo iwasan kasi. Inaasal ko lalo na rin ko. Panoorin nyo dyan, nag-asay ko lang sa mga pera. Saka yan, spiders. Kasi ganun yan eh, kung reveling sa Bible. Kung sinabing reveling, ito.